Welcome to the Pera Palaguin series here in this YouTube channel. Please do not forget to subscribe in this channel and click on the bell or notifications so you'll be the first to know of new videos out in this channel. We will appreciate hearing from you, so please feel free to leave your comments below. Today's video is a continuation of our Investing 101. This is Armand Benko, Lead Financial Literacy Advocate of the Kalaika Foundation and CEO of KSK SMP Co-op, an investment cooperative. We have earlier defined investing as a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Operative words here are commitment, expecting, and long-term. Commitment means tuloy-tuloy kayo nagpapalago ng pera. Expecting dahil walang siguradong investment. I will repeat, walang siguradong investment. Lahat ng lehitimong investment, kumita, kumikita, popular or sikat na investment noon, naglagap kayo ngayon, bukas maaaring 1, kumita, 2, walang kitahin or balik lang ang pera, 3, nalugi o bumaba ang halaga ng pera nung nilabas sa investment kumpara nung pumasok ka, or 4, nawala or naubos ang pera na una mong nilagap. Last operative word about investing, long term. Kailangan ng panahon para lumago ang pera. Minimum investment horizon, 5 to 10 years. Having defined and accepted sana what investing is, again, investing is a commitment to use money, expecting, hoping, praying to make more money based on long-term goals, simple reminders or rules in investing. First, avoid losers or scams. Let me clarify. Iba ang investment loss sa investment scam. Maaaring matalo, malugi, or even mawala ang pera na nilagak sa isang investment na lehitimong investment, thus an investment loss. Investment scams, hindi na nga lehitimo, sa una pa lang, malabo or kaduda-duda na or wala na halos tsansa lumago ang iyong pera. Guides or questions to ask para malaman kung lehitimo or scam ang inyong pinapasukan. Una, sino ang nag-aalok ng investment? Ano ang pagkatao or reputation ng tao at ng kumpanya na nag-aalok ng investment? Pangalawa, ano ang track record ng kumpanya or ng investment na inaalok? Pangatlo at pinaka-importante, sinong ahensya ng pamahalaan ang bumabantay at gumagabay doon sa kumpanya na nag-aalok ng investment? Dapat may ahensya ng pamahalaan na bumabantay at gumagabay sa kumpanya na nag-aalok ng investment at nagpoprotekta sa mga mamamayan na naglagak doon sa kumpanya. Mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Securities and Exchange Commission or ang SEC para doon sa mga nag-aalok ng investments. Hindi sapat ang may SEC registration ang isang investment company. Dapat ay may lisensya ang kumpanya na mag-alok ng investments. Ang partikular na inaalok na investment ay rehistrado. At ang mga tao ng kumpanya na nag-aalok ng investments ay lisensyado na mag-alok nito. Halimbawa ay ang mga mutual funds. May SEC registration ang mutual fund company. May lisensya o pahintulot sa SEC na mag-alok ng investments. Ang inaalok na investment ay nakarehistro sa SEC at ang mga individuals na nag-aalok ng mutual fund ay lisensyado din. Ganun din sa mga inaalok na insurance companies na may protection na, may investment pa. Specifically, insurance VULs. Ang ahensya ng pamahalaan na bumabantay sa mga insurance companies ay ang Insurance Commission. Again, the insurance company is registered with the Insurance Commission. They register their investment instrument. Company is allowed
authorized or licensed to offer this particular instrument. The individuals offering this instrument are also individually qualified, trained, and even tested. They are licensed to offer the investment instrument. License, tulad ng driver's license, may papel or kasulatan na sila ay pinapahintulutan ng ahensya ng pamahalaan na mag-alok ng investment. Ano-ano pa ang iba't-ibang ahensya ng pamahalaan na tutulong at nagpaprotekta sa mamamayan na maglagak sa isang investment? Binanggit na natin SEC para sa mga investments tulad ng mutual funds, Insurance Commission para sa mga insurance products with investment riders, Banko Sentral ng Pilipinas para sa mga inaalok ng mga banko tulad ng UITFs, Cooperative Development Authority naman ang ahensya ng pamahalaan na nagbabantay or regulator ng mga cooperatives. Balik sa guide questions. Una, sino ang nag-aalok? Kasama dito saan ang opisina na nag-aalok? Hindi basta website lang or Facebook page. Pangalawa, track record nung nag-aalok. Pangatlo, government agency regulating the company or entity offering the investment. Pang-apat, sumusunod ba ito sa investment rule na the higher the return, the higher the risks? All returns will come from risks. Huwag matatakot sa salitang risk. Risk does not necessarily mean loss of money, or mas lalo na hindi ibig sabihin ng risk ay scam. Risk can simply mean the likelihood of not meeting your expectations. Diba, investing is only expecting to make more money cause walang siguradong investment. High risk, mas malamang yung inaasahan mo na malaking posibleng kita or paglago ng pera ay mas malamang hindi mo makuha ang inaasahan mo. Hindi nakuha ang inaasahan na kita dahil maaaring mas mababa or maaaring ding mas mataas. Example, umaasa ng 15% kada taon na paglago sa mutual funds. High return ang 15% kada taon, kaya high risk. Mas malamang hindi makuha ang 15% sa isang taon. Tingnan nyo na lang sa graph. 2004, 28%. O, mas mataas dun sa inaasahan. 2005, 15%. Uy, natamaan yung inaasahan. 2006, 52%. Sobrang taas. Mahigit tatlong beses doble. Mahigit mas tatlong beses mas mataas doon sa inaasahan. 2007, 18%. 2008, -41%. Kung makikita nyo pa dyan sa graph, iba't iba talaga, minsan lang natamaan yung inaasahan na 15%. Start of 2019 to present, halos katapusan na ng Mayo, +4%. Malayo sa inaasahan na 15%. Makikita na minsan lang tinamaan ang inaasahan na mataas na return na 15% sa isang taon. High risk, high return. Pag low risk, meaning yung inaasahan na maliit na return na mga 1% to 5% kada taon ay malamang makuha. Again, the higher the return, the higher the risk. And low return, low risk. Wala, halos imposible, low risk and high return. All returns will come from risk. Last guide or item to check and ask pag kayo bago pumasok sa isang investment, naiintindihan mo ba kung paano papalaguin ang pera nung nag-aalok ng investment para mabigay yung pinangako or pinapaasa na kita or paglago ng inyong investment? May kasabihan nga, investigate before investing. Kasama dito ang pag-intindi kung paano nila palalaguin ang pera para maibigay ang pinangako na kita o pinapaasa sa iyo na paglago ng inyong pera na nilagak or na-invest. Watch out for the next video. We will continue discussion on the basic rules in investing.
leave a comment on the section provided below for any questions or even suggestions you want answered or discussed in our upcoming videos. Please do not forget to subscribe in this channel and click on the bell or notifications so you will be the first to know of new videos out in this channel. Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito.